Ginanap naman sa Sorsogon ang ikalawang yugto ng news production training na pinangungunahan ng Global Adventist Internet Network o GAIN North Philippines at Southern Luzon Mission Communication Department. Nauna nang naisagawa ang training sa Daet Camarines Norte sa layuning magbigay ng kasanayan sa news writing, reporting at editing na bahagi din ng media ministry. Nagbabalik si Melvin Garbida para sa report. Pangalawang yugto ng news report production para sa Bicol Region isinagawa ng mga Adventist Communicators Team of Southern Luzon Mission. Masayang dinaluhan ng higit kumulang 20 mga delegado ang second leg ng news report production para sa Bicol Region. Sa yugtong ito, ginanap ang training workshop sa Seventh-day Adventist Church ng Huban, Sorsogon. Ito ay naglalayong patuloy na maghubog ng mga bagong mga news correspondents sa lalawigan ng Sorsogon na kinakaaniban ng tatlong distrito, ang North Sorsogon, Central Sorsogon at South Sorsogon. What is in your hand? Isang hamon ng ating Panginoong Diyos kay Moses ng kapanahunan ng mga Israelitas ay siya ring hamong binuksan ng mga ACT SLM officers sa pag-uumpisa ng training workshop na ito. Ang unang topic ay dinala ni Ma'am Merlin Joy Rivero na nagturo kung gaano kahalaga ang script writing sa pagbubuo ng news reports. Ako po ay nagpapasalamat sa pribilehiyong binigay sa amin na matutong makapagsulat ng balita. Tuwing po kami ng bagong kaalaman, hindi lamang na magagamit namin sa pansariling benepisyo, kundi higit pa na magamit sa gawain. Natutunan din sa training na ito ang tamang video composition and shooting na pinangunahan ng inyong lingkod. Isa sa mga natutunan ko sa pagbuo ng video ay dapat hindi maraming obstruction o clear. Dapat ang nasa loob ng frame tapos yung video, kailangan hindi against the light at higit sa lahat. Importante na maging maingat kami sa pag-handle ng camera habang nag-shoot. At ang huling bahagi ay ang video editing gamit ang mga actual footages and shots na natutunan nila sa workshop na ito. Tutunan ko kung paano i-manage ang iba't ibang video footages, audio narration, transition at timeline management ng mga media contents na meron ako para makaproduce ng new worthy output. Ako ay nagpapasalamat na nagkaroon ng ganitong programa, seminar sa aming lugar. At ako'y lubusang naniniwala na ang ganitong seminar ay tunay na makatutulong sa ating mga kabataang makapaghatid ng napapanahong balita, ma-inspire ang mga kapatid na makapanood ng mga news sa iba't ibang dako ng lugar dito sa ating sa Kabikulan. Tunay na sama-sama tayong pagpapalain ng ating Panginoon kapag inilagak natin sa kanyang mga kamay ang mga talento, talino at kakayahan natin para sa pag-usad ng kanyang gawain. Inyo po kaming samahan sa susunod naming yugto ng training workshop na ito sa lalawigan ng Catanduanes. Mula dito sa Huban, Sorsogon at may layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ito po si Melvin Roy Garbida, nagpabalita para sa Hope Today, MPUC Newsline.